It's another tutorial for circuit analysis at ang topic natin ngayon ay capacitor specification reading and inductor color coding. So don't forget to like and subscribe. So ang una nating itatackle ay yung capacitor specification reading. So bago tayo magsimula kung paano magbasa ng mga capacitor specification, dapat kabisado mo itong buong table na ito kasi ito yung tutulong sa iyo para ma-determine mo yung value ng mga capacitor na yon. Okay? So ito sa table na makikita mo, nakalagay dyan tolerance codes for capacitor. So ang mga ginagamit na letra sa tolerance ay Z, M, K, J, G, F, D, C, B, A. So bawat letter na yan may corresponding equivalent kung ilang percentage nun, okay, ng tolerance niya. So kailangan memorize mo ito pag nagbabasa ka ng mga specification ng capacitor. Okay? So maraming type ng capacitor. So bawat type ay may kanya-kanyang way ng pagbabasa ng specification. So una, saan ba kinagamit ang capacitor at saka ano bang ibig sabihin ng capacitor? Ang capacitor are devices which store electrical charge. So ginagamit ito for power conditioning, signal coupling, o kaya decoupling. Ginagamit din ito sa electronic noise filtering at saka remote sensing. So marami pa siyang gamit. So dito sa nakikita mo, ang sample type ay electrolytic tantalum at saka deep tantalum. So yung electrolytic capacitor, this is a polarized capacitor. Ibig sabihin, may polarity ito na positive at saka negative. So kapag ini-incorporate mo to sa circuit, hindi ito basta-basta papalit ng position kasi kailangan mo sundin yung polarity niya. Kung hindi, hindi siya gagana. Okay? Ganon din sa deep tantalum kasi ang deep tantalum capacitor din ay may polarity kasi this is a polarized capacitor. So hindi mo rin to basta-basta pwedeng balibalik na rin sa mga circuit diagram o kaya sa mga circuit simulation. So, itong tantalum type na ganito, ito, non-polarized to. Ibig sabihin, pwede mong pagbalibalik na rin yung position nito kasi wala itong polarity. Okay? So, paano ba magbasa ng specification sa electrolytic capacitor? Madali lang kasi makikita mo na mismo dun sa plastic niya. Nakalagay na dun yung specs niya. So, katulad nito, ito ang itsura ng electrolytic capacitor. So, kung titigan mo, yung pinakamahabang paa, positive yun. Tapos, yung pinakamaiksing paa, negative. Okay? E, paano? Wag kunyari, pantay na yung paa, naputol kunyari at nagpantay yung paa. May palatandaan pa rin yun. Yung pinakadulo ng negative, meron siyang parang ngipin. So, malalaman mo pa din na yun yung negative terminal niya. So, pag naputol na yun, wala na. There's no other way para ma-determine mo kung ano yung negative o positive mo unless nandun pa din yung plastic niya. Kasi dun sa plastic niya, makikita mo pa rin yung negative sign kung saan nakalagay. Pero kapag wala na yung plastic na yan, tanggal din, wala nang way para ma-determine mo yun. Okay? So, katulad nito, ang makikita mo dyan ay 100 microfarad 16 volts. So, ibig sabihin, ang capacitance nito ay 100 microfarad at ang rated voltage niya ay 16 volts. Okay? That's how you read it. Now, dito naman sa may tantalum, diba, dun sa may resistor na lecture, ang ibig sabihin ng R ay decimal o point. So, ang ibig sabihin nito, pag binasa mo siya, 4.7 microfarad. So, ibig sabihin, ang value ng capacitance nito ay 4.7 microfarad. Okay? So, dito naman sa may baba na example, positive 475K. So, ibig sabihin, ang yung first two digit, i-copy mo. Tapos, yung third digit niya, yun yung magiging exponent nung base 10 mo. So, ang kalalabasan niyan,
magiging 47 times 10 to the P picofarad. Okay? Plus or minus 10%. Kasi yung K, that is the tolerance. So, titignan mo yan dun sa table kanina na nakita nyo sa capacitor table kung ilan yung equivalent tolerance ng letter K. Okay? So, ito yung value na yan. Ayan. At ito ang itsura ng tantalum. Okay? Ayan. So, dito tayo sa may deep tantalum. The difference between the tantalum and deep tantalum, ito, non-polarized. Walang polarity. Ito, may polarity. Kaya, polarized capacitor ito. Okay? So, yung number sa taas, lagi yun yung capacitance. Tapos, yung number sa baba, yun naman ang rated voltage. So, ibig sabihin, ang basa nito ay 10 microfarad. Tapos, ang rated voltage niya ay 16 volts. Okay? So, kapag deep tantalum, ang binabasa mong mga specs, it is always in microfarad. Tatandaan nyo yun, ha? So, dito naman sa may tantalum, kapag may nakita ka namang microfarad doon, so it means that yung capacitance doon ay naka-microfarad. Pero kapag ganito, yung given, yung wala siyang nilagay kung anong prefix, yung equivalent ng capacitance niya, ibig sabihin, magdidepend yun sa exponent ng base 10 mo. At ang laging unit nito na ginagamit ay naka-pico. Okay? So, kaya makikita mo dito, picofarad yung unit niya. So, naka times 10 to the negative 12 ito. So, kapag sinimplify mo yan, pwede mong ibaba yung value niya into nano to micro at saka milli. Okay? So, ang unit lang naman na ginagamit ng electrolytic, parad, milliparad, microparad, nanoparad at saka picofarad. Okay? Okay, another type of capacitor ay mylar capacitor at saka ceramic disc capacitor. Magkakaiba lang ng type pero pare-parehas lang ng gamit. Okay? So, ito yung tsura ng mylar capacitor. So, pag magbabasa ka, so, ang ibig sabihin niyan, 0.1. So, copy the number kung ilan yun, 0.1. Tapos ito, ibig sabihin microfarad. Microfarad. So, kaya ang reading niyan, 0.1 microfarad. Tapos yung D, yan yung tolerance. Titingin ka dun sa may table kanina. So, ang equivalent ng D ay plus or minus 5%. So, ito yung specification nung mylar capacitor na ito. Okay? So, dito naman tayo sa may ceramic disc. Ito ang itsura ng ceramic disc. So, kung makikita mo, halos magkapareha sila ng color ng tantalum. The only difference, ito pabilog. Yung isa parang hugis luha. Yung shape niya. Okay, parang pa-oblong. Now, ang pagbabasa sa ceramic disc, lagi itong naka-picofarad. Okay? So, yung first digit at saka second digit, you just have to copy. Okay? Tapos, yung pangatlong digit niya, yun yung magiging exponent ng base 10 mo. O kaya, yun yung dami ng zero na idadagdag mo dun sa reading mo. Okay? So, ito, kung makikita mo siya, that is 10, copy the first at saka second digit. Tapos, yung 3, that will be the exponent ng base 10 mo. So, ang reading niyan, magiging 10 times 10 to the 3 picofarad. Tapos, yung M na yon hindi yan micro. That is the tolerance. So, you have to look dun sa table ulit, ng capacitor table, kung ilan yung equivalent ng capital letter M. So, ang equivalent nun sa tolerance ay plus or minus 20%. So, kung i-evaluate mo to, kung ipapa-exin pa natin yung pinaka-simplified value ng capacitance na to, gagamit ka lang ng scientific notation, pwede din na ang equivalent niyan ay maging 0.01 microfarad plus or minus 20%. Okay? So, either of the two, tama. Parehas lang yung sagot. Okay? So, dito tayo sa may second example. 1 to 1K. So, ibig sabihin, you copy the first two numbers. So, 1, 2. Tapos, yung 1 ay
yung dami ng zero na idadagdag mo. So, ang kalalabasan nun magiging 120 picofarad, tapos yung K, that is the tolerance. So, ang equivalent ng tolerance ng K ay plus or minus 10%. Okay? So, dito naman tayo sa may isa. Ito. So, 4R7D. So, ibig sabihin, ang R ay decimal o point. So, ibig sabihin, that is equivalent to 4.7 picofarad. Okay? Tapos yung D, that is the tolerance. So, ang equivalent ng tolerance sa table na letter D ay plus or minus 0.5%. Okay? Now, yung sumunod na example ay 100 naman ang nakalagay na value. So, sabi natin, yung pangatlong digit, lagi yung nagsasabi kung ilang zero ang idadagdag mo. So, katulad nito, zero yung nandun sa pangatlong digit niya, automatic, ito na yung reading niya, which is 100 picofarad. Okay? So, kung dalawang number naman ang nakita mo dun sa specs ng ceramic disc mo, automatic yun, ang reading nun ay 12 picofarad. Katulad nito, 12 ang nakalagay. So, ang reading niyan, 12 picofarad. Okay? So, dito tayo sa may European marking. So, ang makikita mo dyan, 68p. Okay? So, ang ibig sabihin niya, 68 picofarad. Tapos, kapag yung P naman napunta sa unahan, ang ibig sabihin ng P68 ay 0.68 picofarad. Okay? So, dito naman sa may pangatlong example, nakalagay N68. Ang ibig sabihin niyan, 0.68 microfarad. Okay? Kasi ang letter N, ang equivalent sa European marking ay micro. So, ang N, hindi yan equivalent sa nano. Pag sa European marking, that is equivalent to microfarad. Okay? Now, let us discuss inductor specification and color coding reading. So, bago tayo magsimula, magbasa ng color coding ng inductor, dapat kabisado mo muna itong table na ito. So, kung mapapansin mo, yung table niya ay halos kaparehas ng table ng resistor. So, kung makikita mo, the same color pa din. So, yung pagkakaayos pa din dun sa table ay parehas din. Okay? So, ang turo dun sa may resistor, kung gusto mo madaling kabisaduhin yung table mo, lagyan mo ng istorya yung bawat first letter ng bawat color. So, it's up to you kung anong klaseng istorya ang gagawin mo para madali mo makabisado itong buong table na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, parehas na parehas yung itsura ng inductor at saka resistor. So, paano ma-identify kung resistor ba yun o inductor yun? Ang inductor, siya lang ang gumagamit ng color na apple green. So, ito, hindi ito ginagamit ng resistor, yung color, yung base color na ito. So, para ma-identify mo na inductor yun o resistor itong isa. So, siya lang ang gumagamit ng color na apple green. Okay? So, ang unit lagi, after you finish reading the color coding, it is always in microhenry. Kasi ang unit ng inductor ay henry. Okay? So, let us say, katulad ng ginawa natin sa resistor, yung first color niya, doon katitingin sa first column. Tapos, yung second color niya, dito katitingin sa second column. Tapos, yung third color niya, dito ka sa may third color. Tapos, yung pang-apat na kulay niya, dito katitingin sa may pang-apat na column. Okay? So, katulad nito, this is red. So, dito katitingin. Ang equivalent ng red ay 2. So, ilalagay mo doon, 2. Okay? Tapos, yung second color naman niya is violet. So, ang violet sa second column ay 7. Kaya naging 27 siya. Tapos, yung third color, that is the multiplier. So, ibig sabihin, kung ano yung value ng number na yon, siya yung magiging exponent ng base 10 na yon. Kaya siya naging 10 to the 1. So, ang equivalent ng 10 to the 1 ay 10. So, ito na yung kalalabasan niya. 27 times 10 will give you a value of 270 microhenry. Tapos, ang black, ang tolerance ng black ay plus or minus 20%. Okay? Now, ano ba ang inductor? At saka, saan ba ginagamit itong inductor? So, ang
inductor are basic passive component which serves to oppose changes in current flow. So when the current is applied from a battery or power source, the inductor temporarily stores it using a magnetic field. So parang ang gamit niya, hindi basta-basta niya hinahayaan magbago yung value ng current flow sa circuit niya. So ginagamit niya yung magnetic field niya para saraduhan yung current na papasok niya para hindi siya basta-basta magbago. Okay? Now, para naman sa 5-band inductor, so yung unang color niya mas makapal kaysa dun sa width ng bawat color ng sumunod na mga linya. Kasi yung first color niya, it is always the military marking. So parang sa mga radio frequency ginagamit yon. So parang military marking lang siya, wala siyang gamit. So magsisimula ka ng reading mo mula dun sa second color up to the fifth color. Okay? So yung ganun ulit, katulad ng ginawa mo dun sa una, sa may 4 band, yung second color mo, that will be the first digit. Tapos yung third color mo, that will be the second digit. Tapos yung pang-apat na kulay mo, yun yung multiplier. Tapos yung last color mo, which is the fifth color, yun naman yung tolerance. Okay? So, katulad nito, silver, laging silver ang color ng military marking niya. So, parang makikita mo yon dun sa pinakaunahan nung inductor na yon. So, yung second color is red. So, dun katitingin sa may second column. So, ang red ay 2. Tapos, ang violet, that is 7. So, lagay mo dun, 2, 7. Tapos, yung brown, that is 10 to the 1. Okay? So, ang lalabas sa'yo, 27 times 10, ang kalalabasan nun ay 270. So, ang reading nito, 270 microhenry. Tapos, yung gold, that is the tolerance, ang equivalent nun ay plus or minus 5%. So, yan yung specification reading ng inductor mo. That is equivalent to 270 microhenry plus or minus 5%. Okay? Now, paano naman magbasa ng specification ng mga surface mount inductor? So, kailangan kabisado mo itong table na to kasi yan yung mga equivalent letter na ginagamit sa mga tolerances niya. So, ang B, ang equivalent nun ay 0.15 nanohenry and so on. So, ito yung mga letter na ginagamit. B, C, S, D, F, G, H, J, K, L, M, B, N. So, bawat letter na yan may equivalent tolerances. Okay? So, ang pagbabasa sa surface mount inductor, katulad nito, let us say you are given 223K, you just copy the first two digit, tapos yung pangatlong digit niya ay multiplier niya. Yan yung exponent ng base 10 or yan yung dami ng zero na idadagdag mo. Tapos yung last letter, it is always the tolerance. Okay? So, kung ito yung example natin, you copy the first two number, kaya magiging 22. Ito yun. Tapos, 3 yung multiplier niya. So, ang ibig sabihin nun, tatlong zero ang idadagdag mo. Kaya, naging 22,000. At ang unit niyan, microhenry. Okay? Tapos, ang equivalent naman ng tolerance ng K ay plus or minus 10%. Kaya ito yun. So, bakit naging 22 millihenry? Kasi pag ginamitan mo yan ng scientific notation, ang equivalent ng 22,000 microhenry ay 22 millihenry. Kasi bibilang ka ng tatlo pa atras dito. So, 1, 2, 3. So, from 6, 5, 4, 3. Kaya naging 22 millihenry. Kasi ang 10 to the negative 3 ay milli. Okay? So, I guess that's it. Sana marami kayong natutunan. See you again for another tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye.